ginagawa mo dito? Hindi ito ang oras para magtanong. Ikaw. Nasisiguro ko, ikaw nga ang City Hunter. Tuluyan niyo na! Kaya niyo pa ba? Huwag mo akong intindihin dahil kaya ko. Habulin mo sila. Hindi ko kayo iiwan. Pupunta tayo ng ospital. Mr. Park, itutuloy mo pa ba? Tandaan mo, ilang beses na rin kitang tinulungan noong nangailangan ka. Ang sabi mo, wala kang magagawa. Alam mo bang, lulubog ang kumpanya ko nang dahil dyan? Ano sinasabi mong that ratio? Hindi maaari yan. Mr. Park, hindi mo pwedeng basta na lang talikuran ang kumpanya ko. The number you are dialing is not available at this moment. Kailangan malaman ni Chairman ang tungkol sa City Hunter. Na siya rin ang lalaking nakalaban ko dati. Pwede ako mamatay kung tama ang sipa niya. Hindi madali ang kalaban ko. Isa, dalawa. Work hours pa, anong ginagawa niyo dito? Pinag-uusapan namin yung ginawa ni Professor Lee. Ah, bilis niya eh. Kanina sa parking lot, napatumba ni Professor Lee si Attorney Kim sa pamamagitan ng isang strike lang. Nagulat kaming lahat. Maniniwala ka ba, Nana? Ako ang nagturo kay Professor Lee, kaya alam kong kaya niya yon. Mabilis na naman siya. Lalo na nung huli. Nakita ko malaki yung development niya. Kaya hindi na ako magtataka. Kilala niyo ako, hindi ba? Hindi ako papayag na hindi siya gumaling. Iba yung kanina eh. Isa pa parang nagbago yung ugali niya nung nagharap sila eh. Ha? Malamang nag-inaw siya sa martial arts class pag-alisa sa Blue House. Pwedeng ganun nangyari, di ba? Kuha-kuha na niya yung expression ni Nana nung tinuturuan siya dati, di ba? Yung parang handa kumain ng tao. Yun nga yun. Madaya siya, nag-aaral siya na mag-isa. Hindi mo na sinabi sa atin na magaling na siya sa martial arts. Basta may hindi nagja-jabe eh. Basta ngayon, gusto ko makausap si Professor Lee na kami dalawa lang. Sandali lang naman, Olga. Ano ka ba? Gumagawa ko pa ng excuse dyan. Alam ko gusto mong gawin, kaya tumigil ka na, okay? Hindi ka makakatanggi sa akin. Ibahin mo ako. Ako, may gusto lang akong alamin ngayon. At hindi ako makakatulog kapag hindi ko nalaman yun. Yun lang yun. Kung ganun, sasamaan kita ngayon para malaman ko kung saan siya nag-aaral ng martial arts. Pwede ba tigilan mo ako? Kapag hindi ka tumigil, babanatan kita dyan eh. Abulin mo ako! Abag ko! Walang bilik ko dun ah! Ano ba talaga nangyayari? Pati mga kasama niya sa office nagdududa na.
Kailangan muna niya makapagpahinga habang ginagamot namin ang right shoulder niya. Medyo hindi maganda ang tama eh. At sigurado magko-complain din siya sa sakit ng injured leg niya. We need to wait for now until the result is out. Mag-usap ulit tayo. Thank you po, Doc. Okay. Hindi ko inaasahan ganito kabilis ang pag-atake ni Chairman Chung. Nanakim, malakas ang kaibigan mo. Nahirapan ako isama siya at itali. Munti ko na nga siyang patayin kanina eh. Kaya lang naisip kita. Johnny, makinig ka. Kaya ko na to. Huwag mo akong pupuntahan. Mapapahama ka. Huwag mo akong intindihin. Kaya ko na sarili ko. Naiintindihan mo ba? Oras na saktan mo si Nana, papatayin kita. Ganun ba? Yun mismo ang bala ko sa kanya ngayon. Pasensya, hindi ako magaling magpigil ng sarili. Saan kita pupunta? Sa Haywon Sea World. Ipinasyal ko lang si Nana bago siya mamatay. Bantayan mo si Papa. Siya sa isang pindot ko lang nito. At hindi na siya makakaawon pa mula sa tubig. Suot mo.
okay na ako. Pumunta tayo ng ospital. Hindi na kailangan yon. Okay na ako. Halika na. Huwag mo akong hawakan. Mundi ka nang mamatay ngayon. Bakit ka pumunta? Sana hinayaan mo na lang ako. Nana. Hindi mo ba ako naiintindihan? Maghihintay na naman ako sa'yo hanggang sagutin mo ang itinanong ko. Mula ngayon, hanggang ang araw na yon, hihintayin na naman kita, Johnny. Magpapakahirap ka na naman. Gusto kitang samahan. Wala akong pakialam kung saan tayo makarating. Pumayag ka na dahil ayoko nag-iisa ka. Johnny, hindi mo pa ba nakikita ang intention ko sa'yo? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa piling ko, Johnny. Sandali. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Malapit na pong matapos. So, isa ka palang presidential guard dito? Kailangan kong maghintay. Yun ang gusto niyang mangyari. Babalik siya sa akin pagkatapos ng lahat. Sandali na lang, Nana. Matatapos na to. At buhay akong babalik sa'yo. Johnny, ano nangyari? Halika. Mag-usap tayo. Wow! Mukhang palaban ah! Alaga siya ni Chun. Kilala niya ako, kaya ako siya dinala. Ipaghanda mo muna siya na makakain. Ay. Ano naman ang gusto mo ipakain ko sa kanya? Nasunin ko pa itong lalaing to eh. Johnny naman, baka mamaya bigla magbago yung tsura niya at bigla akong kainin. Wala pa naman akong credit card. Tatanggalin ko na ang block. Talaga? Chairman Chun. Teka, sino ka? Hulaan mo. Si Tehanter? Huwag kang mag-alala, hindi ko siya gugutumin hanggang nasa akin siya. Buhay pa siya. Kung gusto mo, sa'yo na siya. Hindi ko na siya kailangan. Patayin mo na siya ng tuluyan. Sana nga, hindi mo na lang siya pinuhi pa. Baka kumanta pa yan. Chairman Chun,
Pinagkatiwalaan mo siya pero gusto mo siya mawala? Makita tayo. Ganun pala siya sa kaibigan. Kaya pala iniwan na lang niya si Oscar Lee. Binaliwala lang niya. Alis ako. Ikaw muna bahala sa kanya. Okay, ako bahala. May gusto kang kainin? Roasted chicken o ocean roasted beef? May soup din ako dyan. Binili ko pa yung sa home TV shopping ng isang buwan. Sumagot dyan, edi magpaagutom ka na lang dyan. Magtubig ka na lang. Oh, ganito. Johnny! Huh? Tao ba yung dinala mo dito? Hindi nagsasalita eh. Walang ginawa kundi tumitig kapag kinakausap. Banata ko kaya. Kahit sumsap lang. Kainis eh. Siya nga pala, pinakalimutan ako. Palagi ka kasing wala eh. Ibinabibigay ng mama mo. Ni mama? Hmm. Kaya alagaan mo siya mabuti ha. Alalahanin mo, naging gwapo ko dahil sa kanya. Nagsisimula na si Chairman Chong. Anong balak niya? Alam ko gusto na niyang patayin si Papa. Mahina pa naman siya ngayon. Hindi magagawang ipagtanggol ni Papa ang sarili niya. Injured si Kapitan? Nasaan siya ngayon? Nasa hospital siya ngayon. Bisitahin mo siya mamaya kapag may oras ka. Ano bang injury niya? Kapag nabalian siya, igagawa ko siya ng beef bone soup. Walang yung Conrad Jun yun ah. Johnny, kahit alam ko hindi kayo nag-uusap ni Kapitan ngayon, tandaan mong ama mo siya. Huwag na huwag mo siyang hayasakta ng kalaban ha. Wala naman akong balak pabayaan ng papa ko. Pero natatakot ako sa mangyayari. Mukhang alam na ni Jun ang balak ni papa. Anong plano? Isip ko. Ginamit ni Papa ang Highway contract bilang collateral sa 300 million loan niya. Kaya pala nagawang bilhin ng Highway construction ng Han Il Life. Ginamit din ni Papa ang Swiss account niya. Highway construction. Chairman Chun. Attorney, ano balita? Nakita mo ba si Johnny Lee? Nakataka siya. Ulit? Ilang beses na? Pero buti na lang na-expose na natin yung totoong identity ni Johnny Lee. Anong ibig mong sabihin? Basta alis ka ba? Yes, sir. Ngayon kasi ang hearing ng Highway Chemicals. First day ng trial nila sa korte. Gusto ko makita mangyayari. Siya nga pala, inaayos ko na yung mga pangalan na pumirma sa kontrata na ibinigay ng City Hunter sa atin noong isang araw. Inilagay ko na sa table mo. Paki-check mo na lang. I will. Thank you. Ako ba babalik ba? Of course. Buong maghapon ka ba dun sa court? Kailangan mong bumalik. Okay, sir. Bye. Ito na ang identity investigation clean list. Bakit nasa hospital sila? Excuse me. Kayo si Mrs. Cho Wayne, di ba? Ako nga. Sino ka? Prosecutor Kim ng Special Task Force. May gusto lang sana ako itanong sa'yo tungkol sa Highway Chemicals. Teka, lalabas na po ba kayo ng hospital ngayon? Hindi pa. Sinabihan lang kasi ako na umalis na sa sanitizer room. Hindi ba mas sensitive ang immune system ng isang taong may leukemia na tulad mo? Oo, pero alam ko naman produkto lang to ng pinag-usapan namin ni Chairman. Hindi na mahalaga ang sakit ko. Basta alam ko na may mangyayari na sa pinaglalaban namin. Tumutulong din ang City Hunter. Napatunayan na namin yun ng isang beses. Dumating siya at inagawang mga kontrata. Nasapilitan namin pinirmahan. Labor case ang sa amin. Kaya dapat manalo kami.
Teka, sabi mo isa kang prosecutor, hindi ba? Kung sakaling may pruweba na pinilit lang kaming pumirma sa isang agreement, makakatulong ba yun sa kaso? Kung mapapatunayang pananakot yun, tatanggapin nyo ng korte as evidence. Salamat naman pala kasi inirecord ko. Nakasave lahat sa cellphone ko eh. Sandali lang ha. Heto, business card ko. Kung sakali mang kakailanganin nyo ng assistance ko, any legal advice na related sa kaso, please tawagan nyo ako. Mahirap ang labor cases, hindi madaling paglaban. Pero madalas kayo ang papanigan. Kaya maging matatag lang kayo. Salamat, prosecutor. Salamat. Sandali lang, kuya. Paano ko kaya makikita ang City Hunter? Alam mo ba kung nasan siya? Bakit mo naman siya hinahanap? Nung isang araw, napanood ko sa TV. Siya raw yung laging kumakalaban sa masasamang tao tulad nung kalaban ni Mama. Gusto ko sana siyang hanapin para matulungan niya agad si Mama. Hanapin mo naman siya, tapos bigay mo to. Galing to sa ipong ko. Para siguradong dumating siya. Sige. Ibibigay ko to sa kanya kapag nakita ko siya. Pero ngayon, alagaan mo muna si Mama. Huwag na huwag mo siyang pababayaan, ha? Opo. Fan siya ng City Hunter eh. Idol niya daw. Paano? Mauna na kami. Halika na. I won't take that. Magre-reapply ako. Kung sakali ma-highlight to, ikaw ba magiging responsable? Ha? Alam mo wala tayong solid evidence para i-pin down ang mga gusto mong i-expose. Tinakot ni Chun ang workers niya. Huwag niyo sabihin na i-disregard lang natin ang mga nangyari. Malinaw na ebidensya yun ah. Kaya nga nagsara ang Highwind Chemicals dahil sa kalokohan nila eh. Alam nilang pagkakamali nila. Kaya itinago nila mga nakaka-apekto sa mga tao. Hindi mo mapipilit na sumang-ayon sa'yo kahit pagtasan mo pa ako ng boses, attorney. Kaya magdaan-daan ka. Hindi madaling banggain at pabagsakin ang mga taong pinag-iinita mo. Pati opisina, nadadami na sa kasong yan. Unti-unti tayo nababawasan, naiisip mo ba yun? O hindi ka nag-iisip? Gusto niyo akong sumuko? Hindi mo naiintindihan! Kailangan mo maghintay na kumilos ang batas. Hindi mo ipipilit na mangyari ito agad. Huwag mo madaliin ang lahat. Matuto ka muna mag-observe para makapag-isip ka na tama. Hindi ko kayang manood lang habang may napapahamak. Parang ako mamamatay at hindi sila. Masyado ka nagiging emotional. Kaya hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Kilala kita at gusto ko ang mga ipinaglalaban mo. Kaya lang, masyado ka nang nagpapadala sa lahat. Yun na nga eh. Attorney, anong gagawin natin? Yung mga worker ng Highwon Chemicals, natalo sila sa unang trial nila. Hindi nila na-acknowledge ang mga kontratang saplit ang pinirmahan? Grabe nga eh, nakakaawang itsura nila kanina. Hindi ko kinaya kaya bumalik na ako agad dito. Bakit naging ganito ang batas natin? Hindi man lang nila binigyan ng pansin yung haba ng serbisyo ng mga tao. Parang binaliwala nilang aspetong kaya sila nagkasakit eh dahil sa exposure nila sa chemicals. Bulad nga talaga ang batas. Sabihin mo, namimili lang. Pati nga sa pag-issue ng warrant, namimili rin ang batas eh. Parang ang City Hunter pa yata ang kikilos nito para sa atin, attorney. Kapag siya na naman na nakahuli sa kalaban natin, sigurado mabumukha na naman tayong walang silbi. Alam mo, pati sa mga pamangkin ko, nahihiya ako makipag-usap. Hindi ako papayag na maunahan niya tayo. Hindi lang kay Conrad Chun, pati na sa pagtulong sa mga workers ng Highwind Chemicals. Gagawin ko yun. Kanina pa tayo dito. Umalis na tayo, Nikki. Sige ka, bahala ka. Malilate ka sa trabaho mo niyan. Alam mo, baka mag-resign na ako sa work ko. Mag-aaral ka na ulit? Ayaw mo na magbarista, pero sayang din yung trabaho mo, ha? Kung sa bagay, hindi mo naman kailangan yun. Mapapahama ka lang dun. Hindi ako mag-aaral. What I want is to transfer sa ibang coffee shop. Para naman everyday ko makikita si Attorney Kim pagpasok at pag-uwi niya. Ang galing ko, di ba? Mag-aral ka na lang kaya ng law, Nikki. Hindi ko na nga halos maipasa ang high school eh. Miss, pakuha naman ang large nito. Yung bagong stock, please. Sir, hindi pwede. Pagpagaling muna kayo, mas mapanglagay niyo eh. Baka kung ano pang mangyari, kung hindi nga kay Johnny, malamang hindi namin nalaman kung nasan kayo. Si Conrad ang may gawa nito.
Kaya mananagot siya sa sarili kong kamay. Papayag na yata muna kung ibigay natin kay Johnny ang trabaho. Nakikita kong hindi maganda lagay niyo, Captain. Kung pipilitin niyo harapin si Chun, makikilala niya kayo. Matindi ang binabalak ng paghihiganti sa kanila, hindi ba? Sabihin niyo na sa akin yung ikalimang target. Bakit hindi niyo pa sabihin sa akin kung sino siya? Captain! Sige. Oras na rin naman. Pero una, hihintayin natin mag-declare ng bankruptcy ang Haywon Group of Companies ni Conrad Jun. Kumusta ba ang standing nila? Hirap sila sa cash flow dahil itinaas ang debt leverage. Umabot na sa 500%. Kukontakin natin lahat ng pwede mag-finance kay Conrad. Kakausapin ko sila. Mula sa bank financers, shareholders at members of Congress. Yun po ang nakuha kong balita sa bangko, sir. Sinimula na daw po ang bankruptcy process. Anong gagawin natin? Kaya ngayon pati mga worker ng subsidiary companies natin, naghihintay na rin sa labas para makausap kayo. Si Steve Lee ang gumawa nito. Alam kong plinano niya lahat to. Sinadya niya mabankrupt ang kumpanya ko. Ginamit ko na rin ang secret Swiss account ko para mailigtas ang kumpanya sa kahihiyan. Pero Chairman, mababankrupt na ba tayo sa 300 million? Tumigil ka! Palayasin mo muna ang mga tao sa labas. Isa pa, i-book mo ako ng flight. Pupunta ako ng Los Angeles. Yes, sir. Hindi ako maghihintay dito para pagpiyastahan. Dahil ako, ako si Conrad Jun. Ako si Conrad Jun! Haywon Construction announces bankruptcy procedures. Pati subsidiaries ng Haywon Group, baka ganun din? Ano to? Totoo kaya? Babagsak na ang Haywon Group? Hindi totoo to. Mahirap talagang paniwalaan. Pero ang balita, 500% na ang debt leverage nila. Malaking pera yun. Anong gagawin ko? Doon nagtatrabaho ang kapatid kong lalaki. Balak pa naman niya magpakasal na. Nakapili na siya ng simbahan. Huwag naman sana mag-collapse yung kumpanya. Kung tungkol kay Dayaw, sorry, yung tungkol pala sa kapatid mo, huwag ka masyado mag-alala dahil sigurado makakita pa siya ng trabaho ang mapapasukan niya. Marami naman kumpanya dito sa atin, di ba? Tsaka hindi pa naman sigurado yun. Matuloy man, may benefits pa rin siya. Kaya ikaw, kung pipili ka na isang lalaki, dapat huwag masyado malayo para sigurado kang lagi kang secured. Alam mo, tama ka. Si Professor Lee! Uy! Professor Lee! Ganito ba kayo mag-welcome ng tao? Sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo. Nagsisinungaling ka ba sa amin? Yung kahapon, explain mo nga yun? Grabe ka naman magsalita. Nag-enroll ka sa martial arts class, hindi ba? Teka, ano ba yung school na pinuntahan mo? Mahal bang bayad dun? Hindi na mahalaga yun. Gusto ko malaman ang relasyon niyo ni Attorney Kim. Huh? Kasi nakita ko siyang hindi naniniwala. Pagkatapos, grabe kong makapagtanong sa'yo ng mga detalye kahapon. Close kami nung dati niyang girlfriend, kaya familiar siya sa akin. Pinalalaki niyang lahat ng ginagawa ko. Private life ko yun eh. Sorry kung nakita niyo pa. Ibig sabihin, matagal na kayong magkakilala? Pag nalaman ni Nikki to, magugulat na naman siya. Pero sabihin mo muna kung anong school ang pinuntahan mo. Sa tingin mo ba, makakadiscount tayo sa fees kapag in-refer mo ako doon? Masyadong mahal ang tuition fees sa school na yun eh. Ituloy mo na lang training mo dito kay Agent Shin. Wala namang masama kasi marunong talaga ako ng judo. Pero yung kilos mo kahapon, kakaiba. Matagal pag-aralan ng ganong klaseng moves. Tanda mo pa ba yung green tea na ipinibigay ko sa'yo? Yung green tea? Oo, ano man. Yun nga palagi kong iniinom sa umaga eh. Napansin mo ba? Higilan mo na nga yan. At ikaw, lano ka na? Alam ko hindi naman niya iniinom yun. Dahil nakikita ko siyang tubig lang iniinom. Kada kalahating oras. Ito yun. Grabe! Ano kayong problema ng lalaking yun sa akin? Kasi nakakainis eh. Ah, Professor Lee, pagkatapos ng tutor mo, pumunta ka agad kay President, okay? Sa President's office? Ang Blue House ang center ng Republic of Korea. Tayo ang responsible sa safety and development ng bansa. Hindi tayo dapat nagpapadala sa mga sarili nating intensyon.
Pwede mo lamang kung bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil may mga tao nasa bansa gamit ng kanilang fake identities. Nakikiliti ang imagination ko. Mr. President, ipinatawag niyo po ako. Professor Lee, pwede ka ba makausap after work? After work, sir? Yes, alam ko naman, you're not fond of working overtime at the office. Pero sana pagbigyan mo ako. Hindi naman po mahirap ang request niyo, sir. But if it's about learning computers... Hindi yung tungkol dyan. Nabanggit ko na to dati na dadaling kita sa isang lugar. Kung saan nakakapag-relax ako ng gusto. Kapag masyado na akong stressed. Gusto ko lang to parin yun mamaya. Ano, makakasama ka ba? Yes, sir. I will see you after work. Mabuti. Sasabihan ko ang sekretary ko na ikaw lang papasukin mamaya. Yes, sir. Aeon subsidiaries may go bankrupt consecutively. Nag-announce na sila ng bankruptcy proceedings. Kung hindi sila makakapag-produce ng 300 million until 5 PM, official na agad. Ibig sabihin, wala rin lahat ng connected sa kumpanya nila. Hindi ko maintindihan kasi parang sa ganung amount lang. Magdi-declare na sila ng bankruptcy? Kasi nga mataas na agad ang utang nila sa investors. Nakakagulat lang na may ganun palang issue sa pera. Nagulat ka, attorney? Wala silang sariling pera, kaya madali silang bumagsak ngayon. Isang problema lang. Magko-collapse na agad. Walang matitira. Minister Kim, si Conrad Junto, pwede bang i-extend pa natin ang agreement natin? Yung utang ko, gagawin ko agad yung paraan. Mahirap ang gusto mo mangyari. Ah, sige na. Nasa meeting pa ako ngayon. Bye. Ayaw mo na ba siyang tulungan, Minister Kim? Tama na siguro. Matagal ko na siya pinagbibigyan. Dumating na rin siguro ang hangganan. Wala naman talaga siyang puhunang kanya. The number you are dialing cannot be reached at the moment. Please try your call later. Bakit hindi mo pa siya kausapin? Para ano pa? Para ako naman ang problema ng company niya. Ang totoo, hindi naman ako kumikita sa kanila. Hindi ko rin maiisip na bilhin ang ganong kumpanya para silang linta. Bakit dumating ka pa, mas pinahihirapan mo lang ang desisyon namin. Ano ka mo? Yan bang sinabi mo noong panahon ng eleksyon? Pinahirapan ko kayo? Nasaan si Congressman? Kakausapin siya. Mainig na lang kayo. Tatawag ako ng security. Anong masasabi mo doon, Congressman? Dahil ginamit din niya ang pera ng mahihirap, hindi na niya pinahirapan ang desisyon kung bumitiw sa kanya. Kung dati kaya siyang pagtakpan ng mga kaibigan niyang may posisyon, mahihirapan na siya ngayon. Alam mo pala. Ang Haywon Construction? Patong-patong lang ang kaso nila, hindi ba? Mahihirap ang lusutan ni Conrad Chu na mga yon. May violence against workers pang kasama yon. Hindi dapat sinusuportahan ng kumpanyang nananakit ng mga worker. Ah, sir, wala ka na palang tea. Ipaglalagay na kita. Nandito ba ang manager nyo? Sorry, sir, wala siya eh. Saan nagpunta? Iniiwasan niya ba ako? Sinayang niya ang kumpanya niya. At hindi kami maglalabas ng pera sa isang kumpanyang papalubog na. Yun ang desisyon ng lahat. Nag-uusap kayo na hindi ko na nalaman?
Purely. Pagkatapos kong i-assume ang pagiging presidente, naging malinaw sa akin ang problema ng kumpanya. Totoo ngang papalubog na ang sinasakyan mo. Kung sakaling may biglang hahawak dito, mas mapapadali nito ang paglubog ng bangka kaysa paglutang. Nag-invest ako ng 300 million. Pero ngayon, babawiin ko na. Pakiusap, iligtas mo ako. Alam kong gusto mo. Ang classified document hanggang 2030. Ibibigay ko sa'yo. Classified document? Ano ba yan? Anong classified documents? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Chairman Chun, mukhang nalilito ka na yata sa mga nangyayari sa kumpanya. Nandito kami para pag-usapan ang move naming lahat. Makabubuting umalis ka na. Tayo na! Bitiwan niya ako! Banda kayo! Sinabi lang bitiwan niya ako! Ano ba? Ako si Conrad Jun. Hindi nila ako basta mapapabarsak. Ang ama ko ang nagturo sa akin mga isda noong bata pa lang ako. Mula sa pagpili na ipapain at paglalagay nito sa hook. Gusto ko sana ituro yun sa mga anak ko, kaya lang lahat sila nag-military school na. Kaya ikaw na lang ang sinama ko. Salamat ah. Wala yun, sir. Hello? Gusto ko kayong makausap ni Chairman Chun. Kakausapin niyo po ba? Hello, Conrad. Ba't ka napatawag? Hello, William. Kinakabahan na ako sa nangyayari. Nagde-declare na ang hewan ng bankruptcy. Gusto ko pigilan. Tulungan mo ako mag-raise ng 300 million. Kung hindi ko magagawa, malamang mawala na ang hewan companies. Marami ka namang contact na pwede mong malapitan, hindi ba? Ngayon, iniiwasan nila ako makausap. Alam mo ba kung ilan ang bilang ng kumpanya na nababankrap araw-araw? Nangyayari talaga yan. Hindi kayang pigilan ng presidente ang lahat ng lumulubog na kumpanya. Magiging unfair naman sa akin kung ganun. Sorry, Conrad. Hindi kita matutulungan. Kapag lalubog ako, alam mo ba ang bilang ng taong maghihirap? Ikaw na nga kung aalaga mo ang kabuhayan nila, ano man ang mangyari sa basang to? Marami pang trabaho ang naghihintay sa kanila. Ikaw ang hindi nag-alaga sa kabuhayan at kalusugan nila, hindi ako, Conrad. Pero hindi rin madali para sa akin ang tanggapin na nangyari. Mag-usap tayo sa ibang araw. Don't take his call again. Yes, Mr. President. Medyo mainit po ngayon. Gusto niyo ba ng konting maiinom? Sige, ikaw ang pumili kung anong iinumin natin. Agent Kim, sama mo si Professor Lee. Bumili kayo ng maiinom. Yes, sir. Anong nangyari, Conrad? Bakit hindi ka mapigil sa gusto mo? Bumalik ka na. Ako na lang ang bibili. Sandali. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Malapit na itong matapos.
na yan. Drinks namin ni Mr. President. May problema ba? Wala. Wala naman. Mr. President. Ah, salamat. Mukhang iba yata ang ikinikilos niyo ngayon, Chief. Hindi ko lang siya narinig na dumating. Para sa ating lahat to. Oh? Malapit na mabankrap ang Hewan Construction? Oh, Johnny! Tignan mo to. Nag-declare na ng pagkalugi ang Hewan. Past five na ba? Natuloy ng plano ni Papa. Lagot ka ngayon, Chairman Conrad Jr. Ano na mangyayari? Si Kapitan na ba ang bahala? Nagpagod na si Papa sa target niya. Kaya ako naman ngayon. Babagsak na ngayon ang Hewan Group of Companies. Kasama ang mga subsidiaries nito. Kahit may mag-attempt na iligtas ito, babagsak pa rin sa uli. Wala na silang magagawa para umiwas. Pero paano naman ang workers? Ayaw na lang sila? Kawawa naman eh. Alam ko, kaya mahirap. Okay, salamat. Attorney, nag-decide ng creditors na hindi na nila kaya, kaya ngayon, nasa final stage ng proceedings. Kasabay ng proceedings na yan ang pagbagsak ng lahat ng kumpanya nakadikit sa kanila. Parang ganito rin ang nangyari yung financial crisis noong 97. Marami sa kababayan natin na nawala ng kabuhayan sa loob ng isang araw. Kawawa naman sila. Hindi natin mabibilang kung ilang tao ang maapektuhan nito. Siguradong hihigit pa sa nangyari noon. Una ang Hewan Construction, tapos ang Hewan Chemicals. Ilang libo manggagawa na agad yun, attorney. Kapag bumagsak na sila, paano ng kaso ng workers? Mababaliwala ang kaso nila. Mahihirapan na silang ilaban ng labor cases kasama ang binibintang nilang pagkakasakit. Kaya kapag natuloy ang declaration ng bankruptcy, siguradong tatakas si Chun. Inspector Jiang. Sir. Ipaban mo si Chun sa airports. Yes, sir. Inspector Kim. Attorney? Arestuhin natin si Chun dahil sa tax evasion case niya. Find me my evidence. I'll work on it, sir. Nangyayari ang lahat ayon sa plano ni Jing Pyo Lee. Iba rin siya. Hindi man lang niya naisip ang kabuhayan ng mga manggagawa. Attorney, saka pupunta? Anong oras ka babalik? Kinaibigan ni Jing Pyo Lee si Chairman Chun para si Ryan. I applaud him for that. Anyway, nag-aalala lang ako. Para sa workers. At sa mga pamilya nila. Sila ang magiging totoong biktima nito. Deserving ka palang mentor ni Nana. At bakit naman? Sinabi ko lang ang pwedeng isipin ng City Hunter. Hindi nga lang ako ang City Hunter. Kaya hindi ko alam. Excuse me, my date is waiting. Kapag nakita mo ang City Hunter, pakibigay naman to sa kanya. Barya? Mula yan sa batang fan ng City Hunter. Para daw ipagtanggol niya ang mama niyang may leukemia. Humihingi siya ng tulong. Trabaho mo ang tulungan ng mga tao, hindi ba? Why pass it on to me? Batas ang gagamitin ko. Hindi dahas. Then good luck with that. I really have to go. Isa po siyang fund manager galing sa New York. Mukhang interesado po siya sa Hewan Chemicals, kaya gusto niya makapag-meet sa inyo, Chairman. Ngayon na? Yes, Chairman. Papasukin mo siya.
Hi, Mr. Hart. Conrad Jun. Please. Thanks. City investment to, ha? Hindi ba medyo notorious ang hedge fund? Notorious din naman ang ways mo sa kumpanya, hindi ba? Kaya nakakasiguro ako na magkakaintindihan tayo. Let's go straight to the point. I want to buy Haiwan Chemicals. Ang Haiwan Chemicals, ang cash cow ko. Ito ang source ng funds ko. Cash cow? Alam kong madali itong kumita. Pero alam kong maliit ang growth potential ng kumpanyang ito. Nakaka-apekto sa environment at marami nagkakasakit na empleyado dahil sa toxic waste nito. Marami ka palang alam. Pero nandito ko pa rin para bilhin ang kumpanya ko, ganun ba? I need a cash cow. Pero dahil sa pagkakautang nito, nagdadalawang isip na rin ako. Kaya hindi ko makumbinsi ang mga investors ko at nagdududa sila sa mga bala ko. Sabi nila baka matulad lang sa Hanyi noon na gumastos lang para ipagamot ang mga nagkasakit. I heard na ikaw ang center of investigation ng mga prosecutor. At malamang hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka nila nakikita behind bars. Ano ka mo? Last year, nag-file din ang bankruptcy ang AN Group. At nakatanggap ng 22 years of imprisonment ang president na. Pero eventually, binaba nila ang sentence sa 10 taon. Dereliction, illegal loans. Kung susumahin, naabot ng 300 million ng fine. Kung hindi ako nagkakamali, yun din ang halaga ng buong Haiwan Chemicals. Ano bang gusto mo sabihin? Kung may bala kang makalabas kaagad ng kulungan, bawasan mo ang kaso mo. Kami nang bahala sa chemicals. Kami nang bahala sa utang nito. Magkano ba? Niloloko mo ba ako? Malaking utang ng kumpanya mo. Bilhin ko man o hindi, malulugi ka pa rin. Magpasalamat ka na lang dahil may makukuha ka pa. Pag-isipan mo. Paola! Ang kontrata. Inallocate na ni Chairman Chun sa workers ang 51% ng shares sa kumpanya. May makukuha na tayo. Sabi din dito, sagot nila ang gastos natin habang ginagamot tayo at nagpapagaling. Ibinalik na nila ang benefits natin. Hindi daw ibabawas ang sweldo kahit ng doctor's fee, mga gamot at mga check-ups natin sa hospital. Nang ako rin silang aayusin ang disposal ng waste ng kumpanya. Pag-aariin natin ang shares niya, tayo na magiging shareholders. Kasama na tayong kikita ng kumpanya, hindi na tayo magiging basta empleyado ng Haiwan shareholders. Kaya magpagaling na tayo, ayusin natin ng kumpanya. Sa atin na rin yun eh, hindi ba? Sa atin na ang kalahati. Makalain mo, mangyayari niya pinangarap natin. Okay. Ang City Hunter may gawa nito. Sa kanya nang galing ang sulat eh. City Hunter? Oo! City Hunter? Nahihirapan ngayon ang Haiwan Chemicals dahil sa malaking pagkakautang sa mga manggagawa at sa investors nito. Pero ikinagulat ng lahat ang biglang pagbenta ng kumpanya para takasan ang responsibilidad bakit nito sa sarili ng mga trabahador. Nakasaan pa kayo? Na kaya ko na. Sa halagang $100 lang. Hindi pa makuna ng payag si Chairman Conrad Chun. Hinggil si Johnny nga kaya may gawa niya. At nananatili akala ko hindi niya itutuloy. Hindi ako papayag na basta na lang makatakas sa batas ang Chairman Conrad Chun na yan. Mananagot pa rin siya. Okay ah. Bari lang ang pinabili sa Haiwan Chemicals at sasagutin ng pagkakautang nito. Hindi maintindihan ng shareholders sa kanilang posisyon dito. Pero maasa silang magbukas ulit ang kumpanya. Totoo ba to o joke lang? Nabili ng barya lang? Si Johnny ang may... Attorney, hindi pa rin approved ang request natin. Wala pa pumipirma eh. Ano? Prosecutor Kim, Special Task Force. Bakit wala pang approval ang ban order namin kay Chairman Chun hanggang ngayon? Kung susundin natin ang procedure na yan, makakalabas na siya ng bansa. He's considered a criminal. Please, ayusin niyo ang request ko ngayon din. Attorney, alam niyo nagtataka din ako sa Chairman Chun na yun. Posible kayang may tumutulong sa mga kaso niya? Oh my gosh, lagot na. Attorney, ayon dito, nakaschedule na ang flight sa Los Angeles ni Chairman, 2:30 ng hapon. Hindi niya ako matatakasan.
Hindi ako makakapayag. Tawagan mong airport, sabihin mo i-hold ang flight niya. Si Rukin, 4 o'clock sa harap ng office niya. Darating ang City Hunter. Yes, honey. Nasa airport. Huwag kang maglala. Kaya nga, nandito ako ngayon. Babalik ako silang lahat. Basta, magkita tayo sa LA mamaya. Okay? Bye. Binili ng barya lang dahil may utang. Napapayag ako. Magbabayad kayo sa akin. Babawiin ko lahat. Lahat-lahat. Yes, hello. Basta, kailangan natin mag-usap. Sino ka naman? Wala po akong kasalanan. May pinapasabi lang po ang City Hunter. 4 o'clock daw sa prosecutor's office. Tapos pinagtakip ako ng mukha. May paparating ulit, sir. Dindo, nagawa mo na ba yung pinapagawa ko? Oo naman, ako pa. Sikat na sikat ka nga eh. Ang daming hits ng chodahay.com. Alas 4 ng hapon. Makikita mo ako sa harap ng prosecutor's office. Pangako, makikita mo ako dun. Kaya dumating ka. Darating ako ng nakamaskara. City Hunter. Enter. Game na. Arestuin sila! Arestuin nyo!
Yes, sir.